brother. Yeah, owe it all to my mother. Kapag nakapas na kami, hahatakin namin dahan-dahan yung bakal. Hi everyone! Welcome back. Ang lakas ha. Hi everyone! I'm Doc Alvin Francisco. Welcome back to my channel. Again, one of the most requested content. Without further ado, let's start. Oh! Oh, arthrosynthesis. Alak pa. Yeah. Okay, so gout, nakikita nga ito sa mga pasyenteng may gout. So this procedure is called arthrosynthesis. So gumagamit kami dito ng ultrasound and needle. So sa buto kasi natin, merong dalawang buto yan, di ba? Yung femur, tsaka yung tibia. Diyan nagko-collect ngayon yung fluid. Ngayon, kapag dumami yung fluid dyan, pwede namin i-aspirate yan, or hatakin, o sipsipin. Hindi po sisipsipin ng ano, ng straw. Yung ultrasound yung mag-guide sa amin para alam namin kung nasa na yung dulo ng needle. By the way, yung needle na yan, para yung straw ng Zesto. Kunyari, meron kang straw ng Zesto, tapos sa Zesto na straw na yan, merong pako sa loob. So yung pako yung magsisilbing pangtusok sa balat. Wait. Ganito na lang, para mas maintindihan nyo. Ito yung needle na sinasabi ko sa inyo. So meron yung needle sa loob, tapos yung maputi, yan yung tube na may iwan sa tuhod ng pasyente. Ito yung tuhod. Gatas. Gamit ang ultrasound, hahanap kami ng kung saan pinakamaganda tumusok dito sa tuhod. Tapos, kapag nahanap na kami ng site na tutusukan, ipapasok na namin yung needle. So, kasama yung tube na puti. Papasok namin dahan-dahan. Kapag nakapasok na kami, hahatakin namin dahan-dahan yung bakal. Pero, may iwan yung puti, yung tube. Ayan. So, nakapasok na yung tube sa loob. Pwede na kami humatak ng tubig galing sa tuhod ng pasyente. Sarap. So, bakit nagkakaroon ng tubig sa tuhod? Dahil po sa gout, dahil sa septic arthritis. So, itong procedure na to, pwedeng therapeutic, ibig sabihin para makaibsan sa pamamaga ng tuhod ng pasyente. And pwede rin diagnostic, ibig sabihin, yung tubig na makokolekta, ipapadala sa laboratory. Kapag napadala sa laboratory, titingnan sa microscope, dun malalaman kung saan galing yung tubig sa tuhod. First dose of AstraZeneca. Second dose Pfizer. Okay, so clearly, this is from other countries, hindi to sa bansa natin sa Pilipinas. And here in the Philippines, wala pa tayong sapat na data tungkol sa pag-mix and match ng mga vaccines. May mga limited studies, I think, sa Canada na kung saan merong mga studies na nagsasabi na it's effective daw. Pero these studies are not peer-reviewed yet. And here in the Philippines, under the DOH, hindi pa po nirekomenda to sa atin. Doktor ba to? Ano ba to? Bata ba talaga to? Bata nga. Anong ginagawa? Ginagawa niya. Okay, una sa lahat, isa tong form ng child abuse and pwede mag-inflict to sa bata, lalo na sa neonate or sa bagong silang ng tinatawag na shaken baby syndrome. Ang shaken baby syndrome o tinatawag ding abusive head trauma, iba po yung kay Kiko Matos ha. Ang abusive head trauma ay usually nangyayari sa mga bagong silang, sa mga bata na kung saan ito yung perfect example ng abusive head trauma. Pwede sila magtamo ng bleeding sa brain, mga damage sa brain. Kasi nga, yung neck, yung mga muscles nila sa leg, immature pa yan. Kapag immature yung mga muscles, hindi makayanan yung bigat ng ulo. So, onting alog lang sa bata, pwede magkaroon ng damage dito. Lalo na sa utak. Pag in-examine to sa CT scan, pwede tayo makita ng mga puti-puti. Yung mga puti-puti na yun, yun yung mga dugo na namumuo sa utak nila. And very important po, this is a form of child abuse. Usually, yung mga parents ng mga baby na nakakaranas ng ganito, sila yung may mga form of depression, form of anxiety, sila yung mga unexpected yung childbirth, yan. Into the thick of it! Ano to? I'm not sure kung ano yung napanood ko, pero
Hindi ko talaga alam. Please send an explanation regarding this video. Comment nyo sa baba para maliwanagan tayong lahat. Diabetic ka ba, or do you know someone na mayroong type 2 diabetes na hanggang ngayon patuloy pa rin sa pag-inom ng gamot? Ang mamahal ng gamot mo, no? Pero alam mo ba na hindi mo kailangang uminom ng gamot forever? Yes, tama yun, narinig mo. Dahil diabetes type 2 is reversible. Marami nang naka... Wait lang. Type 2 diabetes is never reversible. Hindi po mare-reverse ang type 2 diabetes. Napre-prevent lang yung progression ng mga komplikasyon. Ano yung mga komplikasyon? Pagtaas ng creatinine, na ibig sabihin na apektuhan ng kidneys. Sugat sa paa na hindi gumagaling, ibig sabihin yung wound healing process sa paa, apektado na. Yan, lahat ng yan pwede mapigilan sa pag-inom ng tamang gamot at sa proper diet. Ang pwede ma-reverse, yung pre-diabetic. Pwede ma-reverse ng proper diet, damihan ng physical activities or exercise, pag-iwas sa bisyo, sigarilyo, alak. Yan, kapag tinigil mo yan, pwede ma-reverse, ibig sabihin, pre-diabetic ka pa lang. Pero kung once diagnosed ka na with diabetes, hindi na po yan ma-reverse. Marami nang nakagawa nito at kayang-kaya mo rin itong gawin. Magkakaroon tayo ng low-carb convention sa darating na July 24 and 25. Pakinggan natin yung mga experts at mga healthcare professionals, mga doctors, kung paano nila natutulungan yung mga pasyente nila para ma-reverse ang type 2 diabetes. And for... Why you always in... Bitch, I'm a ghost. Chlorophyll. Days and days, yeah, I do the most. Wait. Killer. West side, killer. Duda ako dyan. Tandaan natin na one of the danger signs ng mga food supplements na in-advertise ngayon, lalo na sa social media at dito sa TikTok, kapag sobrang daming claims. Sabi dito na nakakagamot ng cancer, nakakagamot ng acne. One of the red flags yan. Ibig sabihin, fake. Hindi totoo. Magnet challenge. Kasi lahat kami ganyan nagpa-vaccine. May isang nag-comment dyan na tatinanggal lang daw yung yung bandage kahit hindi siya dumikit. O, yan ang nakababa kamay niya. O, di ba? O. Dikit siya. Totoo nga niya, eh, tatu. Oo. O, oh, yun. Totoo ang tatu. Siya, o. Pero inagay natin sa ibang part. O, di ba? Ay! Lalo ko sasabihin dito. Ilagay niyo yan sa x-ray, tingnan natin kung may bakal talaga dyan. Tsaka paano may ilalagay yung bakal sa syringe? Kung meron niyang bakal, kung meron niyang microchip. Wala pa pong study nagpapatunay na pwede natin ma-predict o pwede natin ma-dictate kung ano yung gender ng baby natin. Maraming mga myths tungkol dito, yun nga, yung mga sex positions. Pag gusto daw yung babae, dapat bilhan ng maraming pagkain, ipag-shopping kung gusto yung babae, anak, may ganun eh. Pero lahat ng mga myths na to, these are busted right now, hindi po totoo yan. There is only 50-50% chance. Kung gusto mo ng boy ng anak, 50% chance. Kung gusto mo ng girl, 50% chance. Hindi po yan madidiktahan ng sex position. So I guess dyan ko natatapusin ang video na to. Again, mas mabuti makipag-usap po tayo sa mga doktor natin kung meron tayong mga medical concerns kaysa manood sa TikTok, kasi hindi lahat na nasa TikTok ay tama. So once again, I'm Dr. Alvin Francisco, signing out.